Dear Mommy Joy, bumabati po ako sa inyo ng isang napakagandang hapon, Mommy. Sampu na yung mga kasamahan sa Joy FM at sa lahat po ng mga sumusubaybay sa programang Dear Mommy Joy. Mommy, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Jobert. Gusto ko pong ibahagi sa iyong kasaysayan ang napakapait na aking karanasan. Maganda po ang buhay namin, Mami. Isa pong abogado at doktor ang aking mga magulang. Apat po kaming magkakapatid. Good looking. Kaya masasabi kong napakapalad po ng aming pamilya. Napakaswerte, ika nga. Para magkaroon ng ganitong buhay. Mahal na mahal ko ang aking mga magulang. Mahal namin ang isa't isa. Sa kabila ng napaka-busy na trabaho ng aking mga magulang, naiintindihan po namin sila. Dahil alam namin na lahat ng kanilang mga paghihirap ay para po sa amin. Bata pa lang ako, may pang-unawa na po akong ganun, Mami. Alam na alam ko, naiintindihan ko kung kaano ka-importante ang isang doktor na profesyon ng aking mother at isang abogado sa gobyerno ang aking ama. Nasa mataas siya na posisyon. At masasabi kong proud na proud ako sa kanya dahil madalas sinasabi niya sa amin na minsan hindi nila alam kung anong mangyayari sa kanila. Dahil sa marami silang nakakalabang tao, maraming naipabilanggo ang tatay ko dahil sa mga kasong hawak niya at napapatunayang may sala. Siyempre alam natin, Mami, na hindi lahat ng tao kahit na may mga kasalanan ay natutuwa. Kaya madalas ipinagbibilin sa amin ang aming father na araw-araw na kami nabubuhay, maging masaya po. Dahil mayroon daw po talagang mga taong hindi natutuwa sa mga taong gumagawa ng mabuti. Patulad ng father ko, napakatapat niya sa kanyang trabaho. Siya yung tipo ng taong sa kwento ng aming ina, mag-a-absent lang kung binyag namin, baptismal. Dahil wala naman talaga siyang pagkakataon na sa tanang panahon makakasama. Kahit na yung araw ng Sabado at Linggo na walang opisina ang gobyerno, nag-aaral ng kaso ang daddy ko. Bata pa lang ako, may mga taong pumupunta sa bahay. Gustong bilihin ng daddy ko. Mayroong iba na gustong bitawan ng daddy ko ang kaso nila, kapalit ng napakalaking halaga. Pero iba ang tatay ko, Mami. Hindi siya sanay sa pera na hindi niya pinaghirapan. Hindi siya nagnanakaw para ipakain sa kanyang pamilya. Hindi siya magsisinungaling para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Dahil madalas niyang sinasabi sa amin, mas masarap kumain sa perang pinaghihirapan mo. Dahil hindi ikararangal ang perang, sinusuhulan ka lang o di kaya'y ninanakaw mo sa taong bayan. Yun po ang natutunan namin sa kanya, na magsikap kayo mga anak. Dahil ang inyong karunungan, yan ang magdadala sa inyo sa buhay na gusto ninyo. Yung pinakapanganay po sa amin ay doktor din. Yung pangalawa, Mami, ay doktor din.
Dahil sa apat lang kami, tatlo na sila puro doktor. Kaya ako nainganyo na rin akong kumuha na rin ng medicine. Hanggang dumating po sa punto na kung tutuusin, wala kaming napakagarang tahanan dahil yung kita ng mami ko at daddy ko ay napupunta po sa aming pag-aaral. Sinanay din kami ng simpleng buhay at pinapangaralan din po kami na kapag ka nasa trabaho kami ay maging tapat. Maging tapat sa sinumpaang tungkulin. Huwag mangapak sa kapwa. Huwag gumawa ng masama para lang sa pera. Makontento kung anong meron sa malinis na paraan. Nakaka-proud po, Mami. At nakikita ko sa daddy ko kung gaano niya kamahal ang mami ko. Nag-aaral pa lang siya sa abogasiya. At nag-aaral pa lang sa medisina ang mami ko. Sila na. Hanggang sa makapagtapos sila at nakakuha sila pareho ng trabaho. Saka sila nagplano na magpakasal. Sa kabila ng mga profession nila, ginawa nilang simple ang kanilang kasal. Immediate family lang ang kasama. At nakikita namin yan sa mga pictures sa kasal ng aming parents. Lahat ini-introduce sa amin ng aming mga magulang. Lahat kinukwento nila yung kanilang mga pinagdadaanan. Magandang inspirasyon daw po yun sa amin para kami man ay magsumikap din para sa aming kinabukasan. Hanggang sa dumating po yung araw, Mami, na hindi ko inaasahan. Yung mga nakaraang mga taon na naging masaya po ang pamilya. Kahit paminsan-minsan lang kami lumalabas dahil sa trabaho ng mga magulang namin at ganoon din ang aking mga kapatid na parehong nasa ospital. Dumating po yung araw na sobrang hinihintay ko. Yung araw na pagtatapos ko po ng aking kursong medisina. Graduation noon at ang mother ko na sana ay kasama sa aking graduation ay tinawagan na may naka-schedule na pasyente para operahan. Kaya walang magawa. Siyempre mas uunahin ng mami ko yung buhay na isasalba niya. After all, ako magtatapos lang naman ng kurso ko. At sa araw na yun, kasama ko po ang daddy ko. Dahil yung tatlong mga kapatid ko ay nasa ospital din, parehong nasa trabaho. Sa madaling sabi, ako at ang daddy ko lang sana ang pupunta sa graduation. Subalit, Mami Joy, hindi ko po nagawa ang makasama sa graduation sa araw na yun. Dahil habang binabaybay po namin ang daan patungo sa graduation ko, ay inambush po kami ng mga hindi nakilalang mga tao. Akala ko may pumutok lang ng gulong, Mami. Pero nung makita kong bumagsak ang daddy ko, may mga lumabas na dugo sa bunganga. Napatigil po ako. At doon nakita ko po na patakbo yung sasakyan na umambos po sa amin. Iniwan ko ang tatay ko at hinabol ko po ang sasakyang yun. Dahil sa mga oras na yun, parang gusto ko na rin sumama sa tatay ko. Hindi ko sila nahabol, Mami. Mahabol sa kanila na nakapaa. Hanggang sa bumalik na lang po ako doon sa daddy ko sa sasakyan.
May dalawang sasakyan na dumaan. Hinarang ko para tulungan kami. Wala pong tumulong sa amin, Mami. Maaring natakot po yung dalawang sasakyan na yun nung makita nilang duguan ang daddy ko. May paparating na ambulance sa kabilang lane. Hinarangan ko rin para tulungan ako na madala ang daddy ko sa ospital. Subalit, wala pong tumulong sa akin. Dumiretso po ang ambulance. Palagay ko takot din. Hanggang sa may dumating na Grab driver at nag-volunteer na tulungan ako. Marami ng mga tao nakapaligid sa amin, Mami. Pero puro lang kumukuha ng pictures. Hirap na hirap kaming dalawa ng Grab driver na inakarga namin yung daddy ko para ikarga doon sa taxi niya. Sa dami ng tao, wala po talagang tumulong. Sinundan ko yung Grab driver sa pinakamalapit na ospital. Bumaha ang mga luha ko nung niyayakap ko ang daddy ko na naghihingalo. Hindi na po kami umabot sa ospital. At nalagot po ang hininga ng daddy ko sa aking mga braso. Hindi ko ma-imagine nang dumating po kami sa emergency room. Nag-volunteer pa ako sa doktor na ako ang magre-revive sa daddy ko. Tinawagan ko na ang mami ko at sinabi ko sa kanyang na-ambush kami ng daddy. At ang sabi ng mami ko, tatapusin ko lang itong inoopera ko. Malapit na. Sabi niya sa akin, anak, kahit anong mangyari, huwag na huwag mong pababayaan ang daddy mo. Wala pang isang oras, dumating po ang mami. Subalit nung makita niya ang daddy na nire-revive ng mga doctors, halos bumagsak ang mami ko doon sa may emergency room. Dumating na rin ang mga kapatid ko galing sa iba't ibang ospital na pinagtatrabahoan nila. Yung isa umalis dahil din niya kayang panuorin ng daddy ko. Yung isa naman lumabas at yung isa umuwi. Ako at ang mami ang nananatili sa emergency room hoping na makarecover ang daddy. After 2 hours, Mami, nanire-revive si daddy. Ay dineklara na po talaga ng doktor na nagpahinga na talaga ang daddy ko. Alos hindi ako makapaniwala na daddy ko yung nasa emergency room. Gusto kong isipin na nasa duty lang ako. Pero hindi, Mami. Mamaya-maya ay iniligay na nila ang daddy ko sa black bag. At inilipat na nila sa morgue. Titinginan lang kami ng mami ko. Pareho kaming umiiyak. Na pareho kaming hindi alam kung anong gagawin. May nagbigay sa amin ng tubig para kumalma. Pero hindi mapigilan ng tubig yung mga luha na gustong-gustong lumabas. Pilit namin na ayaw paniwalaan na ganun nga ang nangyari. Pero hindi, Mami. Yun at yun ang totoo. Sa mga panahong yun, na-realize ko talaga
na kahit man sa panaginip. Hindi ko maisip na makikita ko ang daddy ko na nasa emergency room at nakahiga sa bed at nire-revive. Hindi ko maisip kung may pagmamaligi ko ba yung araw na yun na magtatapos sana ako ng aking medisina. Hindi ko rin alam kung ipagmamalagi ko bang doktor ang mami ko at ang tatlo kong mga kapatid. Dahil ni hindi lang manasalba ang buhay ng aking daddy. Ang hirap-hirap, mami. Ang hirap-hirap isipin na yung lahat ng mga pagsisikap naming pamilya magtatapos sa ganung paraan. Hindi ko naman po kasi maisip kung bakit nila pinatay ang daddy ko nang walang kalaban-laban. Napakabuting tao ng daddy ko. At alam kong walang tinatago ang daddy ko dahil sa buhay na meron kami. Wala nang ibang laging ipinapakita at itinuturo ang daddy ko, kundi yung transparency sa bawat isa. Wala kaming pera na tinatago. At yun ang naipagmamalaki ko sa daddy ko at sa aming pamilya. Hindi kami kumakain nang hindi namin pinaghirapan. Hindi kami kumakain ng nakaw. Hindi kami nagkaroon ng anumang bagay na ninanakaw sa mga tao. Kaya maraming galit sa daddy ko dahil hindi nasusuhulan. Kahit kapwa niya mga katrabaho sa gobyerno, ay galit din sa kanya dahil hindi siya nakikisama sa mga kasama niyang corrupt. Ibinubukod niya ang kanyang sarili. Hanggang ngayon, Mami Joy, parang kailan lang ang nangyari. Parang kahapon lang. At sa totoo lang, hindi pa po ako nakakapag-move on. Hindi ko na rin hinangad o pinanghinayangan yung araw na rarampasan na ako for graduation. Dahil hindi ko makalimutan ng dahil sa araw ko ng pagtatapos ay natapos din ang buhay ng daddy ko. Mami, sa ngayon, ako ang taong bahay. Lagi kong kaharap yung larawan ng aking daddy. Ewan ko ba may mga pagkakataong gusto kong sisihin ang sarili ko kung hindi dahil sa araw ng graduation ko na yun. Baka buhay pa ngayon ang daddy ko. Pero mami, hindi ko namang kasalanan, di ba? Si daddy lang kasi ang may pagkakataon noon na makasama ko. Kung hindi, baka marami pa ang nadamay sa pamilya ko. Yan po ang aking kasaysayan, Mami. Ang totoo, hindi ko alam kung hanggang kailan ako magkakapag-move on. Dahil sa ngayon, wala na po ako ng gana na mag-take ng board para maging isang ganap na doktor. Lagi ko kasing iniisip ang daddy ko. Hindi na ako makakapagyabang sa daddy ko. Hindi na niya makikita na isa akong magaling na doktor. Someday, hindi na niya ako maipagmamalaki. Wala nang magmamalaki sa akin. Dahil sa amin sa bahay, Mami, kami lang ang nagyayabangan. Lingid sa kaalaman ng maraming tao. Nagyayabang kami, pero sa aming pamilya lang talaga
Tatalunin ko si Kuya. Tatalunin ko pa yan si Mami. Yung parang ganun. Biruan ng pamilya. Sobrang lungkot, Mami. Napakalungkot. Si Mami, bihira ng nakakausap. Isang tanong, isang sagot. Kung yung dati, kung sino yung nasa bahay nagsisikap na maging magkasama sa pagkain, kami ngayon, kung sino yung nagugutom, sino yung gustong kumain, ayun, pupunta ng mesa at kakain. Hindi mo na naririnig yung tawanan. Malakas na halakhakan kapag ka nagkaipon-ipon kami sa bahay. Sobrang lungkot. Hindi po kasi kami nag-aaway sa bahay. Si Mami at Daddy, hinding-hindi namin nakikita na nag-aaway. Yung sweetness nila ang nakikita namin. Yung pagmamahalan nila sa isa't isa. Yung mga pag-aalala sa isa't isa, Mami Joy. Kaya kami na mga anak ganun din. Inaalala namin ang bawat isa. Kaya siguro ganun kasakit yun, Mami. Sana. Maka-move on na ako, Mami. Maraming salamat sa pagbigay halaga ng aking liham. Sumusubaybay po ako sa inyong programa. Nagiging kaaliwan ko na po ito. Sana dumating yung araw na maisipan kong ipagpatuloy ang buhay. Hanggang dito na lamang po. Nagmamahal, Jobert.